Hello, good morning. May papakita ako sa inyo, guys. Tingnan niyo, golden pothos. Ayan, kumapit siya dito sa branch ng pinutol ng kahoy ng mangga or puno ng mangga. Ayan. Kumapit siya, guys, dito, guys. Kaya tingnan niyo, ang laki-laki ng dahon niya. Ayan, ang dami nila. O, tinanim ko yan last year dyan. Ayan, dumami na. Tapos, meron dito kasi puno ng guyabano na wala ng buhay. I mean, inano siya, pinutol na. Ayan, kusa na lang siya na umakyat dyan. Nag-trailing siya. Ayan, ito yan yung nasa right side. And then, yung nasa left side naman, yan yung branch ng mangga na pinutol. Nilagay ko lang yan dyan, yung branch ng mangga para may pagkakapitan. So, ayan. Mas parang gusto niya yung branch ng mangga. Mas malalaki yung dahon nila. Namimili pala itong putos na to. Ayan, may bagong usbong na dahon. Ang ganda-ganda niya. And now, ikakat ko siya. Kasi gusto ko siya ilagay sa magandang paso. So, ito lang yung ikakat. Magta-top cut ko tayo ngayon. Ayan. Dito natin ikakat. Ang banda rito. Dito natin ikakat. Giant pothos na, guys, ang tawag dito. Or actually yung mga normal na pothos pag kumapit sila sa puno talaga nagiging giant yung mga leaves nila. So try nyo po yun, yung mga normal golden pothos ninyo. Ipakapit nyo sa mga branch na. Super babad sila dito sa araw, guys. Ang tindi ng araw nila dito. Directo san talaga. From 11 a.m. up to 1 o'clock p.m. That's why, dinidiligan ko talaga sila ng morning time and late afternoon. Kasi, ang tindi talaga na nadidehydrate sila sa sobrang init ng panahon natin. Ayan. Tanggalin ko na. Malambot lang pala sila, guys. Madali lang matanggal. Yun. Ayan. Okay. That's it. Yun. Ayan na, guys. Ito yung ilalagay natin sa paso. Ayan. Sorry, photos. Ayan. Tibale, magkakaroon ka naman ulit ng bagong leaves or shoots. Ayan, so, let's go! Ito, guys, yung pots na pagtataniman ko. And then, may nilagay ako na coco husk dito sa ilalim. Nagtitipid kasi ako ng loam soil. actually, kaya nilagyan ko ng coco husk dyan. Kasi, para i-hold, for example, magdidilig ako, i-hold niya yung tubig doon para lang siyang moist. Kasi alam niyo itong mga pothos is matakaw sila sa tubig. So, gusto nila lagi silang basa o lagi silang dinidiligan. So, yun. Loam soil itong ginamit ko. May halong ipa, carbonized rice hull. Yan po. Lalagyan po natin ng branch ng mangga. Meron akong extra dito. And gustong-gusto nga niya yung branch ng mangga. Ayan po. So, i-mount natin siya muna. Ayan. Pwede rin naman kung meron kayong mga coco pole na malalaki ang diameter. Pwede rin yun. Kasi ito kasi, kaya
branch ng mangga ang ginamit ko kasi sanay na siya dito. Parang naumpisahan niya na kasi, tapos para hindi siya masyashock. Masyashock talaga. Ayan. Pupunuin ko siya ng lupa para hindi matumba itong branch na to. Ayan. So, kailangan hindi talaga siya yung magagalaw-galaw. Ayan. Kailangan steady siya. Then, kailangan natin talian ito, may straw ko dito para hindi sila matutumba and para dikit na dikit siya doon sa branch and madali yung pagkapit ng roots. O, diba, nakatipid kesa bibili ka ng cocoa pole. That's it. I'm done. Ayan. And ayan, titirigan na natin. Gusto niya laging basa yung lupa. And ayan, titirigan din dapat yung branch para madaling kumapit yung roots niya. Ayan. Tsaka sobrang init ngayon, guys. Grabe. Manuyo. And that's all for today. Thank you for watching and I hope you have a beautiful day with your plants. Happy planting. Bye. See you in my next vlog.